Zero knowledge. Wala kaming kalam-alam. Ah? Walang alam sa journalism and advertising and videography and photography. Ah? Ang alam lang namin, meron kaming Diyos who will provide. We have God that we serve. And this God is the Almighty God. Hindi namin alam, meron na palang tao na gamit, pwedeng gamitin ng Diyos. Ito po ang ating speaker. Ha? Tinuruan po niya patiently. Ha? Patiently. Ang mga high schoolers, college, at saka willing na matuto sa camera, sa photography, sa videography, sa I don't know kung paano niya ginawa. Si Joshua na lang magkwento mamaya kung pwede lang at siya na rin. No? Siya po ay ninong ni Joshua. Napakasugapang miyembro sa TFBC. Marunong magsip-sip ito. Marunong magtanim ito. Kaya nagkaroon na dalawa pang anak eh. Dahil sa pagtatanim niya. Pagtatanim. Yung dalawang anak niya ay bunga ng pagtatanim niya yan. Pagtatanim, ha? Pero yun lang tinanim niya na turuan ng mga ito sa photography, sa videography, sa editing, and other things, okay? Eh, malaking pagtatanim yan. Kamahal kaya ang bayan. Ngayon, nakikita nyo, ang Southern Baptist Convention ay nag-aaral sila ngayon ng programming, yung sa TV programming. Eh, tayo, ang nagtuturo sa kanila, ano lang, ha, mga nag-ano sa wedding coordinator. Eto, graduate ito ng UST, cum laude, fine arts sa advertising, ha? Graduate na cum laude sa UST, sa Fine Arts in Advertising, etong matindi. Itong, kaya sinabi yung Pet Malu. Makinig kayo, Pet Malu. Lahat, halos lahat makikita niyong mga patalastas sa TV. Ha? Mga commercial. Hindi po biro ito. Ano, this, he is a multi-awardee sa advertising. Ha? Ay, Pet Malu. Yung grupo niyang ito, Pet Malu. Yung kanyang team, ay, Pet Malu. Grabe, ibang utak na mga yan. Namatay ang TV ko. Ibang utak! Grabe ang utak nila. Talaga para silang iba, nasa ibang planeta. Yung utak nila, mga viewers, ang utak ng kanyang team, ay yung ibang utak ay slightly used sa kanila. Talaga overused eh. Talagang yung creativity and imagination. At mamaya makikita nyo kung ano klaseng patalastas, ha? Mula sa McDonald's, Greenwich, Alaska, ha? And all this, ano yan? That's boy, Davis painting, and all these things, grabe po. Sila pong gumawa niya, ha? Kaya mamaya, makikita nyo kung ano klase ang kanyang mga ginawa ng kanyang team, okay? So ladies and gentlemen, may isang asawa, ang pinakamaganda dito sa Tarlac. Ang kanyang asawa, si Doña Jem, kasi kaya ako sinabi to, siya kasi magpapalance sa amin. Ang asawa niya, siya na po ang in charge ngayon ng Tessis Grills and Restaurant at siya na rin po in charge ng Dampa Tarlac. Ay, Master Chef, Diyos ko, maganda pa po sa Miss Philippines ito. Ha? Kasi, paano namang hindi gaganda si Jem? Ang bait-bait naman ang asawa niya. Napaka-responsable. Napakabait. Diyos ko. Lalo na kung tulog at lalo na kung siya po ay nasa litrato. Ang bait-bait daw ni EDRIE. So anyway, ladies and gentlemen, it is about time. By the way, kung titignan niyo po, inayos niya. Maaga siyang dumating dito, inayos niya ang TFBC studio. Hangang-hanga na kami sa ganda ng TFBC studio. Noong dumating siya, aro, pinag-aalis po niya. Mali. Ito dapat gawin nyo. Ito dapat. Ito yung mga posisyon ng camera. Ganyan. Sabi niya. Kaya inayos niya. At buka, mag-stay pa siya dito. Bukas mag-stay siya hanggang sa Sunday para ayusin. At turuan niya. Talagang, kaya masaya ang mga nandito. The master is here. Yeah. The legend is here. Pagdating po sa advertising and video and other things. Kaya, ladies and gentlemen, buong puso nating i-welcome si Brother EDRIE Ocampo. Mabuhay ka, EDRIE. Thank you, Bishop. Ang bata-bata nito, pero matinding kabaliwan ang alam niya sa advertising. Ha?
Ah, ikaw na bumati. Bumati. Hey. Batin mo na yung mga barka, dabar cards. Good morning. Pamilya mo, biyanan mo, parents mo. Ah. Good morning po sa inyong lahat. First of all, thank you kay Lord kasi na-invite po ako rito. Thank you TFBC. Thank you, Bishop. Masyado niya yata akong binuhat kanina, Bishop. Anyway. Gusto ko lang batiin siyempre yung pamilya ko. Si Gemma, ewan ko nanood siya ngayon, pero buong family. Ayan, oh. So, sa lahat po ng viewers, hopefully lahat kayo safe, nasa bahay nyo, and kasama nyo yung pamilya nyo. Ayan, pamilya ko. Yung sinasabi ni Bishop kanina na dalawang bonus, ayun, si Emma at si Jed. So, yun po si Gemma ko, yung pinakamagandang... Yes, amen. So, si Edge, yung eldest ko, he's 16. Si Drima, 12. Si Emma is 3. Test junior. Yes, and si Jed is mag-1-year-old sa June. Okay, so yun. Again, good morning po sa inyong lahat and thank you for watching us here today and marami po akong share sa inyo today. Parents, great. And yun, si nanay tsaka si tatay, andyan sila sa Tarlac sa bahay, so buti na lang before mag-lockdown, nakauwi sila rito. So, the whole 2 months na lockdown, magkakasama kami. And si Erlik din, nandito na rin siya sa Tarlac, so kasama namin siya ngayon. And wow. Si Mama, and hopefully nanonood si Mama, ang pinakamagandang biyanan sa balat ng lupa. At ang pinakamabait. Donya Tess! Hi Ma, tsaka sa lahat po ng kaibigan, kapamilya, kapuso, lahat. Yung kakumpanya mo. Lahat. Ocampo, Baligo. Yes, yung mga iba ko pong employees ngayon, nasa back to work na po kami. Nagpunta na ako sa Makati nung Tuesday. Sinetup namin yung bagong setup sa new normal na to. New kasi normal, marami pong adjustments eh. Marami tayong gagawing. Lahat naman siguro ng business and lahat ng entities ngayon kailangan mag-adjust. Because yun nga, kung hindi tayo mag-adjust, mapag-iwanan or mamamatay. Lalo na yung small and medium businesses. Woohoo! Grabe. Good morning po sa inyong lahat. Wow. Kumusta? Anong naging karanasan mo, unforgettable experiences mo, o tsaka yung magandang nangyari sa iyo dahil sa pandemic na coronavirus na to? Yes. Kuya Dre. Maganda lang po na dito ako, nakauwi agad ako dito sa Tarlac before mag-lockdown. Opo. And yun nga, nasama ko si nanay and si tatay. And sa totoo lang po, yung sitwasyon ngayon parang pelikula eh. Yung parang mo, pelikula? Oh, hindi talaga, bro? Hindi natin naisip na pwede talagang mangyari. Aha, so, yes. Dyan din lumabas yung ano, dyan din lumabas yung resiliency ng mga tao. Yun. And of course, yung faith kay God. Na yes, after all this, sabi nga palagi nating hashtag eh, this too will pass, di ba? Yes, yes. And of course, after all this, sana, and I hope lahat ng tao will come out stronger, wiser, yes, mas faithful, and this experience din po, sa totoo lang, mula nung kinasal kami ni Gemma, Tagaytay yan. 2003, opo. 2003. Hindi, nung nag-civil wedding muna kami okay, nun okay, eh. Okay. Mula nung nagkaroon kami ng babies, ito na yata yung pinakamatagal na magkasama kami sa araw-araw. Nakabawi si Jeff. Oh, nakabawi. Tsaka yung mga bata. And usually po kasi sa ang business ko kasi nasa Makati, sa Manila. So talagang nakaka-uwi lang po ako rito sa Tarlac. Weekends lang. Yun. So nung lumalaki po si Edge, si Drima, talagang weekends ko lang sila nakakasama. Uh-huh. And siguro isa sa pinagpapasalamat ko yun, na kahit na nangyari to is I get to spend more time with my family. Wow. Kumbaga, araw-araw, nagigising ako, kasama sila, natutulog, magkakasama kami. Eh dati pag sa office po, sa office kasi ako nakatira eh. Uh-huh. Natutulog ako sa couch, mag-isa lang. Sa couch lang ako natutulog. Woo! Sa office. Araw-araw po yun. So, this is a good time sana sa lahat din na take advantage natin, nakasama natin, pamilya natin. Kasi wow, pagbalik na tayo sa mga negosyo, sa mga trabaho, mm-hmm, I'm sure mamimiss natin yung time na to. Ayun. Mamimiss natin yung time na to. So, yun po sa pamilya, pinagpapasalamat ko yun. And dahil din po, of course, alam naman natin lahat na dahil dito sa lockdown, most of the businesses is talagang affected, down. Shutdown? Opo, shut down. Buti na lang po yung business namin dito sa Tarlac, na yun nga, minamanage si Gemma. Unti-unti po, nakakabalik ngayon. Pero yun nga po, very minimal ano lang. Kasi
take out and delivery lang eh. Take out and delivery. Yun lang po muna ngayon. Mm-hmm. And syempre gusto rin po namin na bumalik din yung kagad yung kahit papano at least 50% nung negosyo kasi marami rin pong empleyado na umaasa ron eh. Yes, yes, yes. Ang yun po yung isa sa concern din nila Gemma, nila Mama na syempre marami po kasing may mga pamilya rin po sila. Buti na lang kahit papaano po yung may nakuha sila sa Dole tsaka sa SS eh, na yes, nakatulong yes din sa kanila. Yun namang pong business ko sa Makati talagang closed down. So yung business shutdown, ko po, shutdown. Kasi ano po yun eh, sa post-production, kami po yung nag-e-edit ng mga commercial. And pag may shooting po, nagka-camera din ako, tsaka minsan nagde-direct, bawal po talaga mag-shooting ngayon. Kasi yes, malaking yes gathering po yung shooting eh. So, ang plano po namin ngayon sa office, yun nga, nabanggit ko, bumalik na kami nung Tuesday, is in cooperation din po sa lahat ng stakeholders ng advertising, especially sa grupo namin, yung post-prod, nag-usap-usap na kami ng mga protocols na this is to ensure the safety, of course, of our workforce, mga mm-hmm employees kami, and of course, safety rin ng clients, ng mga uh-huh agency people, na we can still do our projects na sa commercial, ganyan. Pero talagang new normal na po. So, iba na talaga. Opo, no? Ngayon po, ang gagawin po talaga namin is iwasan na yung physical presentations na face-to-face. Kasi usually po, pag may presentations kami, yung kwarto po maliit pa rito eh. Baka kalahati lang dito, one-fourth. Minsan po, ang taong nasa loob niyan, mga 10 to 15 people. Uh-huh. Pag nagpe-presentation po. So ngayon po, since hindi na mangyayari yun, we will encourage and ang talaga pong gagawin na namin is virtual presentations. Virtual presentation. Yes, via Zoom. Via Zoom. Yes, via Zoom po. So, yun po yung gagawin na ngayon and I'm sure yung mga clients and agency, yun din naman yung gusto nila kasi lahat naman tayo gustong protektahan. Hindi lang yung sarili natin kasi yung pamilya natin eh. Pag umuwi uh-huh tayo sa bahay, siyempre, sila yung unang-unang makaka-interact natin. So, kung hindi tayo nag-iingat sa labas, dadali natin sa loob yung pwedeng sakit. Praise God. So, ang ganda na gawa ng lockdown na to, ah? Maganda po in the sense na... Sa pamilya. Karoon ng time. Opo. Pero pagdating sa business, hindi maganda. Hindi po maganda. Pero yun nga, hindi naman tayo papabayaan ni Lord. Kumbaga, ayun. Sa lahat ng binibigay sa ating problema. Wow. Tayo lahat, we believe na we will come out better and stronger than this, di ba? So, lahat naman siyempre ng may problema pagdadaanan natin, may solusyon. And I'm sure nire-ready rin tayo ni Lord eh. Parang dito po tayo sa church, dati naman, before natin i-set up yung dito, wala naman talaga tayong live streaming. Hindi pa yes uso nun nung sinet up natin yan. Hindi pa uso, pero parang pinaprepare na tayo ni Lord na... Yes, yes. Four years nung preparation. Nung nangyari po to, nakaredy na tayo, di ba? Kumbaga, 4 years, ha? Pasok na kagad eh. Kumbaga, nung kailangan nating ma-reach yung churchmates natin in another audience, nakaredy na kagad tayo, kaya... Nung sinudulan nga po yung TFBC TV, alam na ng mga boys, alam na nila Diyos yung gagawin eh. So, maganda rin po yun na dahil din sa pandemic na to, sa challenges na to, lumalabas din po yung pagiging maparaan natin eh. Discarte. Creativity. Opo, creativity. So, lumalabas, no? Lumalabas din po. So, tsaka ano rin po eh, kunyari kami sa industriya namin, actually, magkakompetensya kami dyan eh. Marami kaming kakompetensya. Yes, yes. Ilang kumpanya yan. Pero dahil din po dito, hindi naman napilitan, pero we chose to cooperate with each other to help the industry. Wow. Kasi wala rin pong mangyayari kung kami mismo magbabangayan, magpapalamangan sa isa't isa. So, ang ginawa po namin, gumawa po kami ng parang statement na nagkasundo-sundo kami na ito na yung magiging protocols pagdating sa negosyo natin. Wow. Na since... Dahil nag-agree kami lahat, we hope and pray na yung mga kliyente namin will agree with those protocols para magkatulungan, para tuloy pa rin po yung mga projects namin. Kasi kung hindi po kami magtutulungan sa isa't isa, buong industriya po yung babagsak. Magko-collapse. Opo. Like, for example, din po sa food industry, may napanood ako nung isang araw na yung food industry kasi ngayon, sobrang
isa siya sa necessities. Yes, necessities. Pero isa rin, very, very challenging times din talaga sa kanila. Kasi yes, yes. Bawal po yung dining eh. Lalo na sa amin, buffet kami, bawal talaga ngayon buffet. Yes, yes, yes. So, sa kanila din, cutthroat ang business ngayon eh. Pero napanood ko po doon sa video na yon, mga speakers po yon from the, yung mga malalaking franchisee sa Manila na the food industry din must ano must cooperate with each other to save the industry. Yes. Parang ganun. Sabi hindi niyo, yung survival of hindi fittest, lang yung survival of the fittest eh. Pero syempre, kanya-kanyang diskarte pa rin yan. Yes, eh. Yes, yes. Diba? So, nasa diskarte pa rin talaga na nagpapatakbo. Oh, amen. And maganda naman po, si Gemma, meron nandyan yung, saka si Mama, magaling naman talaga silang dumiskarte sa negosyo. Yes, yes. Kaya kahit papano po ngayon, unti-unti na rin, bumabalik yung business. Wow. Going back sa, gusto ko malaman kasi, ngayon ang pagkakataon, no? Opo. Nung mga araw tayo magkaroon ng TV and live stream, zero knowledge eh. Paano ka nag-umpisa sa mga ito? Anong tatanungin kita? Anong gusto mo? Yung may alam na o yung talagang walang kaalam-alam sa ganitong gawain? Pagka ikaw ay magtuturo. Actually, ang unang... Nung simulan mong buuin ang TFBC TV live stream, yung multimedia, yan ang tawag natin, multimedia. Naalala ko po noon, nung nandun pa tayo More than sa... 4 years ago. Hindi, naalala ko po nung sa lumang church pa lang tayo, na-imagine ko na... Kasi noon po ang ano natin yung projector lang na lyrics lang talaga noon. Yes. So doon pa lang po na imagine ko na siguro ano to later on one of these days. Parang someday. Pinangarap ko rin para sa atin na yes. para sa church tsaka sa mga audience kasi pag may visual po talaga mas ano eh mas nakaka-captivate din natin yung attention nila and everything. So naalala ko po noon, yun, sinabi nyo, nagtanim ako ng isang computer muna, tapos isang camera, tapos iniunti-unti lang natin. Hanggang sa dumating dito, nabigyan din tayo ng provision ni Lord na madagdagan yung gamit. And tungkol po dun sa pagtuturo sa mga boys, ang pinaka-importante, hindi po yun yung may alam na o wala, importante po yung gustong matuto. Yung gustong matuto? Opo. Anong nakita mo sa kanila? Yun nga po, they're hungry for knowledge and they're hungry to learn din. Talaga. Yun. Siyempre, kahit... Ako po, siguro, it's really a pleasure and honor pag tinatawagan niyo ako na may kailangan. Kasi happy ako na makakapag-serve ako sa church eh. And makakatulong sa church. Wow. And nung time po na yon, talagang na-challenge din ako. Kasi ang business ko po, sa editing lang ako eh. Wala pa rin akong mismong alam nun sa pag-live na. Yes, so, yes. Ni-research ko rin muna. Tapos actually, sabay-sabay naman po kaming natuto eh. Wow. Kumbaga, habang sineset-up, hindi ko naman sinasabi lang sa kanila yung gagawin. Sila rin may mga suggestions. Kasi siyempre, mas alam din po nila yung flow. Uh-huh. Like, for example, yung sa Easy Worship, dati wala akong alam dyan kung paano namin siya sinetap, ganun. So, ang maganda po sa kanila, bukod sa gusto nilang matuto, is siguro nakikita rin nila na they can use this knowledge later on in life kung gusto nilang magtayo ng sarili nilang business or sa career nila later on. Kasi, minsan nga, napagkwentoan pa namin just dati, parang, siguro pag nag-retire na ako sa business ko sa Manila, pwede tayo magtayo dito ng school. Aha. TFBC school, multimedia arts. Kasi wow. Bukod po sa makakatulong sa church, makakapag-serve sila sa church, magagamit po nila yung skills and knowledge and discarte nila dito sa pag nagkaroon, kung gusto nila itong gawing business or trabaho. Yes, kasi yes. Ngayon po yung industry, everything, lahat ng businesses, kailangan po ng multimedia requirements. Wow. Kahit sa Facebook lang po, marami ngayon. Kahit yung mga basic lang na graphic design o motion graphics, lahat yan magagamit nila. And kahit po yung event industry ngayon, talagang nasa pool. Yes, bawal ang events eh. Ito naman po ngayon, kasabay ko na naman sila mag-aaral. Pag-aaralan natin how to make the most out of this situation para ma-reach pa rin natin yung audience natin. Which is yung live streaming nga. Uh-huh. And... marami pa rin po tayong pwedeng gawing steps para mas maging interactive pa sa mga audience natin. Uh-huh. Mas marami tayong ma-reach. Wow. Ayan po. Sa totoo lang po, mukhang matagal pa bago bumalik yung talagang dati. So, ngayon po, actually may isa po kaming ginawa, I think, last month or earlier this month lang. Usually dati po kasi pag may mga projects kami, so... may shooting, 1-2 days, 3 shooting days. Pero since hindi po namin kayang gawin yun, was part of a group. Malaking grupo po kami. Hindi ko alam kung
20, 30 na, baka more than pa po, na yung client po wants to honor our frontliners. Kasi sa totoo lang po, dahil din sa project na to, personally ko nakausap yung mga frontliners natin. Ang hirap po talaga ng sitwasyon nila. Kaya, yun nga rin po, let's do our part. Let's really do our part to help our country, to help our frontliners, to help our family para ma-overcome natin tong trials na to. And going back to this project, it wants to show the struggles ng mga frontliners natin. Kasi, like yung isa ko pong nakausap, as in, 1 month, 6 weeks na po silang hindi nakaka-uwi dahil hindi pwede. And yun nga po, hina-house na sila sa ospital mismo and nakakausap lang nila yung mga pamilya nila through phone or video calls. And one perfect example po, si Erlzon, yung kapatid ko na nurse. Actually, mag-asawa po silang nurse, si Erlzon tsaka si Micah. Sa state sila, sa New Mexico. So Erlzon po, since meron siyang hinahandle na COVID patients, hindi po siya pwedeng umuwi. Tapos yung ospital, parang nag-rent na lang ng hotel sa tabi ng ospital. And nakaka-uwi naman siya, he drives his car, pero hindi siya pwedeng pumasok sa bahay. Kung makikita niyo mamaya sa video, nakakausap niya and nakaka-interact niya yung anak niya tsaka yung wife niya through a mirror, through a glass door. Ganun lang. And marami rin pong kwento, makikita naman natin sa social media lahat ng struggles nila na since ayaw din nilang ma-infect yung pamilya nila, they think of ways paano na lang magawa yon. So yung iba, may nakita nga yung binalot sa plastic para lang mayakap, or sa kotse lang, naghahawak sila sa ano, and makikita po natin sa videos natin. And ginawa niyo ito? Opo. Again, ito po, collaboration po ito ng sobrang daming tao. Share ko paano ginawa. Sige. So, nung nabigay po sa amin yung brief ng project na to, ang number one na gusto nila is dapat totoo. Totoo meaning, bukod sa makatotoo, lahat po nang makakita nyo nandun, totoong frontliners po yun. Walang okay. Ano dun. Kumbaga, yun talaga yung nangyayari and yun yung talagang nararanasan nila. So, sabi nga po namin, parang kailangan malaman ng tao yung struggles nila. Kaya ang nakalagay po doon, kaya ang una naming tagline doon, let's stay home tayo. Let's stay home para makauwi rin sila. Kasi hindi po sila nakaka-uwi. Nasa front line sila, hindi nakaka-uwi. Hindi sila nakaka-uwi. Marami pong ganun na hindi nakaka-uwi. So what happened was, nung si Direk Joel, yung director namin, nag-uusap lang kami, nag-meeting kami via Zoom. Minsan ilan kami doon, 20 tao, nag-meeting kami ron, nagbabalikan po kami kung ano yung sitwasyon sa kanya-kanyang lugar and kung kayang makuha yung mga videos ng mga frontliners. So, since kami po, hindi naman kami pwedeng pumunta sa ospital mismo. And social distancing pa. Opo, kami, tsaka ako po, hindi rin talaga ako papayagan na pumunta sa ospital. May yung mga kaibigan po natin na frontliners talaga, sila mismo yung nag-shoot nun. Wow! So, yung iba natuto talagang mag-shoot dahil dun sa project na yan. And sila rin kasi excited din sila. Bukod sa excited, gusto rin nilang mapakita yung struggles nila para ma-realize ng mga tao na hindi biro-biro yung ginagawa nila. Yes, yes, and yes. Lahat tayo really have to do our part, our share to help our country. And not just for that frontliners but to help our country na ma-flatten yung curve and hindi na mag-worsen pa yung situation. Hindi mag-spread. So yun po yung nangyari. Marami kaming coordinators. May mga kontak kami ng mga frontliners and we instruct them, we direct them what to do. And yung pero makaramihan din po doon mga actual footages ha, meaning yes, yes. Yung mga nakita natin sa Facebook, kinontak po 'yon tapos pwede po ba namin gamitin yung videos yes, niyo yes, ganyan yes. Ganyan. So very realistic po talaga siya tsaka as is talaga ganun yung nangyayari. So nangyayari po 'yon once na nakolekta na namin lahat ng material, so inedit na po nung editor namin. Unang pasada pa lang talagang maiyak ka na. Makakaiyak. Tsaka, very eerie kasi yung sound niya eh. Imagine mo, buong commercial lang maririnig mo lang is
yung conversations ng frontliner sa family niya. Wow. So, yun, we're very proud of this and also very thankful na naging part ng project na to sa production, sa agency, sa kliyente, especially dun sa mga frontliners na tumulong sa amin. And I think this will also be the new norm sa commercial making, sa TVC, or kahit sa TV series, sa pelikula, uh-huh. is iwasan na talaga yung masyadong may interaction, for at least for now. Uh-huh. Hindi kami, mahirapan kami mag-shoot on location, malamang sa studio pa lang, tapos limited people lang. Uh-huh. We've come up with new protocols ng pag-shoot, meaning sobrang skeletal crew na lang po talaga. Uh-huh. Kung dati, 100 tao yung nasa isang studio, ngayon baka 25 to 30, maximum uh-huh. na yung 50. Kumbaga, people has to multitask. Uh-huh. Para imbis na tatlong tao dyan, isang tao na lang gagawa niya. Ooh. Ganun po mangyayari. And of course, limited time. Mm-hmm. Kasi dati po, pag nagsushooting kami, pamorningan talaga, 24 hours, ganyan, nalilipasan minsan ng gutom. Wow. Kasi minsan, the job calls for it eh. Uh-huh. Inuumaga kami. Pag bagsak yung resistensya natin, mas malalo tayong kakapitan ng sakit. Apektuhan kayo. So, yun, limited time to shoot. And also, more than everything, more on cooperation talaga yan eh, sa bawat isa para magtulungan. Like dito sa church or kahit sa business naman eh. Kailangan uh-huh. cooperation ngayon talaga para, yes. para, of course, una, para magawa pa rin yung mga layunin natin. Pangalawa, to keep the morale high. Kasi importante yun eh na, yes. na we're high in spirits. Yes. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Of course, alam na hindi tayo papabayaan ni Lord. Pero, kaya ganyan ang TFBC TV. Yes. Very high ang moral. Yes, high ang moral. Kasi pag high ang moral, lahat ng tao may tinitingnan na future na maganda. Yes, na, yes. Of course, yes. sabi nga, the Lord has good plans for all of us. Woohoo! So, I want to share this video. I'm sure yung iba na panood na to. So this is a project for PNG and again we're very part to be part. I'm very proud to be part of this pati yung mga kaibigan natin na nakasama dito. And wow. Special mention sa Film Fabrica at kay Direk Joel for allowing me to be part of this project. Wow. So share lang natin yung video. Kamo palabas natin. Hello? Nak? Sorry ah, ngayon lang nakatawag si Mama. Kamusta ka na? Medyo busy lang kami. Kakakain lang ni Mama. Buffet nga eh. Pag uwi ko, promise, ipagluluto kita ng paborito mo. Huwag sobrang likod. Ugas ng kamay lagi. Kailangan malinis bago matulog, ha? Oh, sige na, anak. Tulog na. Pray ka kay Papa Jesus. Tulog na lang, anak. Makakauwi rin si Mama. I love you. Good night, anak. Miss na kita. May bisita ako sa linggo. Kahit sandali lang. Abangan mo ko, ha? Sipon nyo, no? At saka yung... Grabe yun. Kung alam lang ng ibang tao kung gaano kahirap na ginagawa ng frontliners, ay hindi sila maging pasaway, no? Tama. Tigas ang ulo. Ang nasasakripisyo dito, yung
Familia. Familia po nila. Pero mo, hindi mo mahawakan na misis mo. Nakauwi ka nga, pero hindi ka pwedeng pumasok. Kaway-kaway lang. Nasa kotse, ganyan lang. Gusto, sinong tatay, nanay, hindi gustong yakapin ng anak for ano, how many, po, anong, many days? Nung May 6, birthday po ni nung kapatid ko, si Earlson. Oh. Ito po, pakita ko sa inyo yung picture niya. Nag-birthday siya kung paano siya nag-birthday. Wow. Nag-birthday, ha? Opo. Paano siya nag-birthday? Kung paano siya nag-birthday, wait lang, ha? Baka maiyak naman ako ka lalo dyan, no? Hindi talaga, kung alam lang talaga ng mga tao kung gaano kahirap ang ginagawa ng frontliners, ay hindi na talaga sila mag-iisip ng mga bagay na pang sarili lang, no? You know? Dapat talaga para sa tao, para sa pamilya mo, para sa pangkalahatan, no? Hindi lang dahil wala ka na magagawa, nainip ka na, wala kang makain, eh kayo, makain, pagkain lang. Kayo, nandun kayo sa bahay, kasama niyo yung pamilya niyo. But these frontliners, hanggang sa picture na lang, hanggang sa tawag na lang, kung makita mo sila, yakapin ng anak, ibabalot pa sa plastic, ah, kahirap po. Pero makauwi ka nga, pero hindi ka pwedeng pumasok sa bahay mo. Ah? Grabe, kahirap yun sa isang nanay, sa isang tatay, sa isang sundalo, sa isang pulis, ah? Sa isang nurse, sa isang doktor, ah, sino man nasa front line, kung alam lang natin ang sakripisyo. Kaya lang, masyado tayong selfish. Puro sarili, puro sarili, puro sarili. Walang pakialam kung sino maawaan. Mga kapatid, sana gawin, wag na natin gawin. Okay? Kuya. Alam ko paano ko masishare dyan, pero ganyan po siya nag-birthday. Nasa labas pa rin siya ng bahay. Pwede bang pakita? Nasa labas pa rin ng bahay. May plastic, nag-birthday ang kanya kapatid na nurse. Tapos yung anak niya, nasa labas lang, pinapanood. Yung anak niya po, tsaka yung wife, nasa loob ng bahay siya, nasa labas. Nasa labas. Kahirap nito, mga kapatid. Hindi pa siya pwedeng umuwi, pumasok sa bahay. Opo. Grabe, no? So, yun. Tapos, walang ginawa. Ang mga ibang kababayan natin, kung magreklamo, wala daw silang SAP, wala daw silang... kalayaan, inip na sila, walang magawa, at tapos yung relief, talaga lahat, sino na lang kinikriticize, kung sino na lang nirereklamo, ano na lang pinagagawa. Sana, wag muna silang kunin ni Lord. I know this because sa totoo lang, we are considered nasa frontline din kami, Kuya Reds, EDRIE. Eh hanggang ngayon, mula nang umalis ang anak ko, hindi ko pa, nakikita ko na lang sa Facebook at saka sa aming group chat. Eh gusto kong mayakap ang anak ko, gusto kong makita eh, no? Gusto mo mong pagluto, hindi ka may pagluto, nasa Las Piñas. Dahil po sa pandemic na ito, ang dami pong nagsasacrifice. Sana maisip po natin yan. No? Imagine mo yung mga pulis, mga sundalo, mga doktor, mga nurses, Diyos ko. Ha? Akala nyo, trabaho lang. Ngayon, noon, trabaho lang. No, it's not job anymore. This is their calling. I always tell my daughter, that's not your job, Dali. It's your calling. Amen. Calling mo yan. Nanumpa ka dyan eh. Sumumpa ka dyan, gawin mo ng buong puso at buong kaluluwa. Sabi naman ni Dali, patay kung patay, Daddy, aharapin namin talaga ang hamon na to. We will do our job as medical doctors. Grabe po, sana makita po natin yan, no, mga kababayan natin. Kung init na inip kayo, init lang ang katawan yan, maligo kayo, okay? At magtumbling kayo, subukan nyo, no, nainip kayo, subukan nyo matulog na nakatiwari, aka? At kung gusto niyo nga kung wala kayong makain, mga kapatid, ang dami pwedeng makain diyan, no? Masyado lang tayong mareklamo, hindi natin talaga nakikita ang actual situation, no? Sana makita natin, okay? So, anong mga pinakapanghuling salita mo, Kuya EDRIE? Yes, please. Again,
Salamat po ulit, Bishop, and to TFBC crew. Salamat sa inyong lahat for me being here. And marami pa tayong gagawin. Mas may improve pa natin lahat. And this is a good time also to learn. Marami tayong oras ngayon. Ako nga, sa bahay, kung ano lang ginagawa ko. Pero at least, ito may bago tayong pag-isipan, may bago tayong project to improve everything. Of course, not just to serve our church, but to serve the Lord. And ma-share natin yung enthusiasm natin, yung hope natin, and everything. And in closing, gusto ko lang share to yung ano, James chapter 1, verse 2 to 4. Uh-huh. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of any kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Mm-hmm. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Wow. Diba grabe yung ano na... Rejoice! Yes, about challenge. Kumbaga, we'll come out stronger and more mature. And lato, after a few years when we look back, hindi naman natin iisipin na lahat tayo isipin natin na may maganda pa rin nangyari sa kabila ng lahat ng ito for our family, for our church, for everyone. Kasi lahat tayo natuto eh. I'm sure lahat tayo matututo. Uh-huh. And this will produce new knowledge, will be wiser, will be more faithful. And in terms of the businesses, trabaho, kung ano man, sabi nga nila, lahat yan, pwedeng mawala, babalik. Pero yung health natin, that's right, yung pagmamahal natin sa pamilya natin, yan yung pinakaalaga.